Kung ikaw ay papipiliin at dalawang system lang ang meron ka, ano ang iyong pipiliin? Doon ka ba sa on-grid or doon ka sa off-grid? Panoorin at nang masagot ang inyong katanungan. Mga ka-solar, magandang hapon sa inyo. At ito ang inyong solar lens, nagbabalik. At merong isang katanungan ang isa sa mga subscribers natin. Dahil nga hindi siya makapag-setup sa ngayon, pero gusto daw niyang masagot muna ang kanyang katanungan. Ito ay tungkol sa pagkakaiba ng off-grid at saka yung grid-tied na solar power system. So ngayon, ito na ang iyong kasagutan sa iyong tanong para ikaw ay makapag-setup na ng iyong solar power system na aakma sa iyo. At itong aking kasagutan ay basic lang. No? At dun sa simpleng pagkukumpara ay sana makapag-decide ka ng maayos dahil ang pag-setup ng isang solar power system ay medyo magastos pagka nagkamali ka ng pagbili ng mga gamit sa una pa lang. Heto, nasa harap natin, ito ay isang example ng off-grid inverter. So pag sinabi nating off-grid, ito ay walang connection doon sa distribution utility. Doon sa output ng inverter natin, hindi ito nakakonect sa distribution utility. Pag sinabi natin distribution utility, andyan ang Meralco or any electric cooperative sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. Additionally, pag sinabing off-grid inverter, mayroong battery yan. Kailangan mayroong battery kagaya nito. Ito ay mga cylindrical cells na 32650 at 100 ampere hours ang capacity niyan. At ito ay ginagamit lang natin dito sa ating working area. So, sa off-grid, ka-solar, hindi pwede na wala kang battery. Ano ang kagandahan ng off-grid solar power system mo pagka meron kang battery? Okay, so ang kagandahan yan, kahit brownout, maliban kung maubos na yung charge ng battery, ay pwede mong gamitin na ma-power up ang off-grid solar power inverter, no? So kung brownout 'yon at hindi pa nauubos ang charge ng battery. And at the same time kung malaki-laki ang battery storage system mo during the day na makapag-harvest, ano, nakakapag-store ng energy 'yan, yung battery gamit yung mga MPPT na solar charge controller or any solar charge controller, no? Para i-charge itong battery. And then pagdating ng gabi, syempre wala nang ma-harvest dyan dahil gabi nga, pwede mong magamit yung na-store na battery o na-store na charge dito sa battery. Depende na lang kung gaano kalaki nga yung capacity ng battery. So yan ay isa sa mga features ng off-grid solar power setup. So may pa-brownout man or makulimlim, basta mayroong charge ang iyong battery, pwede mong gamitin, no? At doon naman sa na-grid tied. Okay. Ka-solar, ang grid tied ay tawag din diyan on-grid solar power inverter. So pupunta naman tayo sa loob para ipakita yung grid tied setup natin. So mga ka-solar, nandito tayo ngayon sa isang halimbawa ng on-grid solar power inverter para makabuo ka ng isang on-grid solar power setup or grid-tied solar power setup. So ito ay isang inverter na ang brand ay Solis. So on-grid lang ito. At diametrically opposed nga ito doon sa off-grid na solar power inverter na nasa labas, yung kulay yellow. At ito ay ginagamit lang pag wala kang battery. So, ibig sabihin, hindi ka makakapag-store ng energy from solar panel na na-harvest mo. At hindi mo rin pwedeng gamitin during brownouts. At saka, hindi mo rin pwedeng gamitin pagka wala nang na-harvest. So, ito ay nakakonect sa DU or distribution utility or any cooperative sa iba't ibang lugar ng Pilipinas.
Itong on-grid or grid-tied inverter na to ay hindi ma-energize or magpa-function pag wala AC or alternating current. Kailangan nakakonect ito doon sa iyong pinaka-breaker, ano? Doon sa main breaker mo. Para lahat ng mga loads, ayan, yung load ng ilaw, load ng sa convenience outlet, load sa air condition, load sa mga ibang appliances ay mabasa niya. At saka meron itong sensor, ito yung CT sensor or yung limiter na tinatawag. Dahil ang na-harvest nito ay malilimit lang, depende sa iyong load or yung nako-consume mo. Kagaya nito, meron tayong air condition na 1.5 horsepower na gumagana ngayon. Ayan, so nasa 1.2, 1.3 ang harvest nito ngayon. So ibig sabihin, kahit 3.6 yung solar panel na ginagamit natin, ibig sabihin sa 3.6 yun yung kilowatts or yung power ng solar panel natin, ay hindi lahat-lahat maipuproduce yun dahil nga nakalimit lang ito doon sa load consumption. So kung ang load consumption natin ay nasa 1.2, 1.3, yun lang yung i-harvest ng ating grid-tied inverter. At ipapakita ko ang harvest ng ating solar power inverter na on-grid. At i-explain yung iba pang pros and cons gamit nito. Ayan, at nasa 1.3. Ayan, 1.5 umahabot ang ating harvest. So 3.6 kilowatts ang ating panels na naka-connect dito. At nagra-run ng ating isang aircon na 1.5 horsepower at yung iba pang mga devices. Ayan, so sayang ang harvest pagka naka-grid tie ka tapos masyadong mataas ang iyong solar panels, no? At gagamitin mo lang sa grid tie. Sayang. Unlike kung naka-off-grid ka or HOG, hybrid on-grid, yung excess na mga harvest, magcha-charge naman yon sa battery. So, yun ang pagkakaiba nun. Basic, no? Basic na pagkakaiba ng off-grid at saka off-grid. At pansamantala, kami magpapaalam na at sana ang ating subscriber ay nasagot ko ang kanyang katanungan. Paalam!